Beshi! Welcome or welcome back to my YouTube channel. So for today's video, naisip ko na buksan na yung or i-unbox na yung high chair ni baby Samantha. Magsi-6 months na kasi siya sa August 26. So kailangan makita ko na or mapatry ko na sa kanya kung okay ba tong high chair. Kasi ito na talaga yung start ng kanyang solid food journey, and I am also thinking about trying BLW, which stands for baby led weaning. So kailangan kong makita kung okay ba sa kanya. And there are a few items dito na gift din sa kanya nung dedication day niya, like bib, yung bowl. So, titingnan ko, i-open ko siya para mapatry ko kay Samantha and malaman ko kung kailangan ba namin bumili ng mga ganito. Itong kanyang high chair is from Juniors and ito ay gift din sa kanya nung kanyang dedication day. So, let's go! Let's get started! So, yun na nga. Ipakita ko lang muna sa inyo yung mga ibang items na gusto ko na rin tingnan or buksan for baby. So, ito ay yung coverall bibs. Ito ay regalo sa kanya ng kanyang dedication day. And what I like about this is ito yung style na isinusuot sa baby. Yan. So, kasi nga, ang baby led weaning meaning is, diba, parang hahayaan mo yung baby ang kumain. So, kailangan talaga may ganito siya para hindi madudumihan yung damit niya. So, ito yun. And we also have this bowl and spoon. Kaya lang hindi ko alam kung okay ito. Kasi sabi dun sa pina-follow ko na about BLW, yung ganito daw na spoon is hindi okay kapag yung baby ang gagamit. So, tingnan ko kung mapapagamit ko to sa kanya. Kabar, or bibili tayo ng bago. So, let's see kung okay to sa kanya. Bubuksan natin. And, yeah. And also, ito ay yung cover ng kanyang high chair. Actually, na-share ko na to sa vlog, sa isa kong vlog, na may ganito nga, bumili nga si Dan ng cover for her high chair. Kasi parang itong high chair na to is parang wala namang atang cover na kasama. So, bumili si Dan kasi nga, worried siya, baka daw matigas yung kuwan. So, at least, may cushion man lang para kay baby yung kuwan. So, alin naman yung daddy niya. Medyo overprotective sa baby niya. So, ayan. We will try kapag na-open na natin yung aking high chair. So, ito ang kanyang high chair. Actually, nakita niya na yun ata to dun sa aking isang vlog nung nag-share ako ng mga gifts or nag-open ako ng mga gifts na nareceive ni Samantha. So, ito, nakita niya na to dun. This is Junior's old high chair. So, medyo malaki siya, girl. Malaki siya, besh. So, susubukan natin. I-open na natin. Actually, may bunting ako dito. Ito yung bunting. Let's open the high chair. So, ayun, na-unbox ko na siya. Parang walang instruction kung paano siya i-assemble. Pero parang mga
ano lang naman siya. Parang madali lang. Parang i-attach mo lang. So, try ko siya. Na-try kong mag-attach-attach ha. Pero pag hindi ko na kaya, kay Dan ko ipapaayos mamaya pag uwi niya. Kasi kailangan ko pong magluto mga besh. Diba? So, ayan. I-try na lang natin. And kung hindi natin kayang i-assemble, kay Dan ko ipapa-assemble. Kasi alam nyo, kailangan na talaga itong ma-assemble. Kasi start na talaga siyang kumain. And actually, medyo, hindi naman nasa stress. Parang nape-pressure ba yung tamang term? Pero parang alam mo yung feeling na parang wala kang clue, wala kang idea kung paano mo sisimulan. Kasi syempre, kailangan mo mag-research kung ano ba talaga yung okay for the development ng baby mo. And ayun nga, I heard and nabasa ko din. And may pina-follow din akong account sa Instagram na okay nga daw yung baby-led weaning. So, ayun, I will try yun kasi sabi nga nila maganda daw siya and gusto ko din kasi sabi nila maganda siya for the development ng baby. So, yun yung gusto kong i-try. So, sana nga I'm still on the process ng parang getting to know more about BLW. Nagbabasa, nakikinig, nanonood, ganyan. So, ayun. And, pero may mga nakuha na akong mga recipes for BLW. Kaya ang sabi kasi, paano mo malalaman kung okay na or ready na si baby for BLW? Ay kapag nakaka-sit up straight na siya. So, si Samantha, nakaka-upo na siya. Meron siyang upuan na maliit. Nakaka-upo naman siya doon ng straight na. Dati kasi nagpo-fall pa siyang ganun. Pero ngayon, parang okay na siya. So, titingnan ko. Kaya gusto ko itong i-assemble na para at least malaman natin, di ba? So, ayun. Pag na-assemble na to, ipapakita ko sa inyo at itatry din natin iupo si baby. So, ayun, fake news yung sinabi ko na wala siyang instruction. Kasi imposible na nga naman na walang manual or guide, di ba? So, eto siya. Meron naman pala siyang kasamang, nandun lang sa isang plastic ng ano. So, meron naman pala siyang kasamang ganito. Kung bibilin niyo to, may kasama siyang ganitong instruction. Paano mo siya assemble. So, nandito lahat. Even yung cleaning and maintenance. So, ayun. Kasali siya. Hindi ko alam. Parang... One eternity later. Malaki nga ito eh. Pero, tingnan natin. Tingnan natin talaga kung kasya na dito si baby. Pero sabi naman, 6 months to 3 years. So, kasya na dito. Pwede na dito si baby, diba? So, let's try i-assemble. Hello, mga beshi! What's up? Diba, sinabi ko na i-assemble namin yung high chair ni Samantha. Kaya lang, nung makita namin, parang masyado siyang malaki pa. Kasi hanggang 3 years old kasi to. So, parang ang laki-laki niya. So, parang feeling ko lulusot-lusot pa si Samantha doon. So, and yung nabili na cover pala ni Dan is hindi siya sakto. Maliit yung cover para dun sa high chair. So, naisipan namin, hindi na lang muna namin siya i-assemble. But, ang gagamitin namin na chair ay yung isang chair ni Samantha na maliit na
parang may play tray. Pero yung play tray kasi nun pwede mong tanggalin. So, dun ko na lang siya iuupo pagkapakainin ko. Kasi kasyang-kasya naman na siya dun. And okay lang din yun. At least basta nakaupo siya sa ngayon. Yun muna. Since hindi pa naman ako mag-start mag baby led weaning sa kanya dahil hindi pa naman siya ready. I-spoon feed ko muna siya. Tulin muna siya. And then kapag na start ko na yung aking BLW journey sa kanya, saka ako na lang siguro siya ipapuupo dun sa high chair. Pero ayun na nga, hindi ko na siya napakita sa inyo. Sabi ko ba naman ipapakita ko siya sa inyo? Diba? Yun. So, pakita ko na lang yung laki niya talaga. Kaya hindi ko siya muna gagamitin. Ito siya guys. Nakasulat naman talaga is 6 months to 3 years. Ito yung itsura niya kapag na-assemble. Kaya lang ayaw munang i-assemble ni Dan kasi nga daw, ang laki pa niya talaga. So, ayan. Pakita ko sa inyo. Ito yung pinaka-upuan. Diba? Ang laki niya pa talaga. Super laki niya pa talaga. Pero okay naman siya pa sa tingin ko. Maganda naman. Yun lang. Ang laki lang. So, hindi ko muna talaga siya papagamit kay Samantha sa ngayon. Siguro mga ilang buwan. Pwede na. Diba? Ayan ang itsura. So, ito mga beshi. Ito muna yung ipapagamit ko sa kanya. Since saktong-sakto sa kanya siya dito. Ito kasi natatanggal to. Ihilahin mo lang ito. Natatanggal siya. So, pwede siyang kumain dito kung bibigay tayo sa kanya ng mga finger food. Yun nga lang, hindi ito yung pinopromote syempre ng BLW kasi yung BLW is parang promoting ng eating together as a family. So, masyado naman itong mababa. Diba? So, ano lang, sa ngayon lang, hindi ko naman siya gamitin pang matagalan. Kasi hindi talaga naman siya pangkain, diba? Well, pwede siya pangkain, pero kung we're going to try BLW, hindi ito yung dapat na chair niya. Ayun, so, gusto ko lang kasi pag sinusubuan ko siya, naka-off muna siya dyan para hindi naman mahirap. And yun nga, kapag gusto natin siyang bigyan ng mga finger food, pwede siyang kumain dito. Kasi ang pinagtikin ko sa kanya na food ay mashed potato. So, itry ko siyang patikimin ng kalabasa. Kalabasa muna kasi parang hindi niya ganun ko gusto yung patatas eh. So, kung baka yung kalabasa okay sa kanya. And nabuksan ko na din yung parang bowl niya with spoon and nahugasan ko na din. So, doon ko siya pakainin. Yun ang gagamitin ko sa kanya sa ngayon. So, pero kung baby led weaning na, hindi na talaga yun pwede kasi kailangan ang kanyang bowl is yung may suction. And, yung spoon yata hindi dapat ganun kahaba. Ipapakita ko dito yung sample ng spoon na dapat gamitin niya kapag nag-BLW siya. So, ayun. Gawan ko muna ng hoodie sa Samantha.